Hey guys, it's Ab, and for today's video, it's gonna be all about emergency funds. This is a long overdue video. Nakaschedule ko tong gawin noong mga April pa, pero medyo na-demotivate kasi ako kasi feeling ko nabobored kayo sa mga finance videos and mas gusto niyo yung mga skincare videos. Pero here and there, nakakatanggap ako ng mga comments na na-inspire ko sila na mag-ayos ng mga finances nila. And I asked you guys on Instagram more than a month ago if you guys had any emergency fund questions, and here I am now with an emergency fund video. So first, what is an emergency fund? It's money set aside for unexpected expenses. So in Tagalog, nagtatabi ka ng pera para sa mga hindi inaasahang mga gastos sa panahon ng mga hindi inaasahang pangyayari. It serves as a buffer or a cushion so that when these fortuitous events arise, hindi kailangang mapilay ng financial health mo. Kunyari, very established na yung portfolio mo, tapos nun, biglang may nagkasakit or natanggal ka sa trabaho or binaha kayo, hindi mo kailangan mag-credit card, hindi mo kailangan magsangla, hindi mo kailangan kumuha ng loan, hindi mo kailangan mabaon sa utang because you're already self-sufficient. And if ever may nangyari sa inyong hindi maganda, mas okay yung headspace mo, mas clear yung utak mo, mas okay yung pag-iisip mo, meron kang peace of mind kasi alam mong pinaghandaan mo yung worst. So, when you're put in that position, you tend to make better decisions. Parang grace under pressure, ganun. I consider this the most basic, most essential part of any financial plan or any risk portfolio because even in times of crisis, kaya mo pa rin i-maintain yung current level of expenses mo without touching any of your investments. Kasi for example, meron kang mga hinuhold na mga long-term investments and biglang nagka-emergency. Kung wala kang emergency fund, maapektuhan din yung mga long-term investments ko kasi most likely, kung hindi ka nag-set up ng emergency fund, tapos nag-invest ka kaagad. Kapag nagkaroon ng emergency na kunyari, kailangan mo ng 1 million pesos, ang tendency, gagalawin mo yung mga long-term investments mo, which is gagalawin mo pa sana after 10 years. Kunyari, nakaka 3 years pa lang. Mapipilitan kang i-redeem yun at a loss. So, medyo meron din tong impact doon sa risk portfolio mo. Kasi, pag may nangyari, hindi mo kailangan galawin yung mga long-term and yung mga medium-term investments mo kung hindi pa naman nila oras para i-redeem. Alam mo yun? Kasi kapag nandun ka na, mapipilitan ka na talagang i-liquidate lahat ng assets mo para masustentuhan yung kailangan mong masustentuhan during an emergency. Yung emergency fund, hindi lang siya para sa mayaman, pangmasa dapat to kasi yung COVID, yung baha, yung cancer, hindi siya namimili ng dadakuan niya. Hindi naman niya namimili ng financial status. Hindi porke mayaman ka, hindi ka pwede magkaroon ng COVID. So lahat tayo, no matter our financial status in life, kailangan natin ito. Not to be the pessimistic friend, pero I believe na prevention is better than cure and sobrang priceless na meron kang peace of mind during times of crisis. So what is an emergency fund for? Kailan ko siya pwedeng galawin? Saan ko siya pwedeng gamitin? Saan ko siya pwedeng gastusin lang? Emergency fund is only for necessary and urgent expenses during an emergency. In times of emergency, hindi tumitigil yung mga responsibilidad natin. Hindi mo pwedeng sabihin sa landlord mo na, uy, may sakit ako, baka pwedeng huwag muna ako magbayad this month. Hindi yun pwede kasi yung iba sa atin pwedeng mapalayas kapag hindi sila nakapagbayad. Meron tayong mga fixed and recurring expenses wherein the same amount is billed to you every single period, such as yung upa, internet, real property tax, mortgage ng sasakyan, ng motor, ng bahay, wherein yung mortgage kapag nakapag-default ka ng ilang mga months, may possibility na hilahin nila. Although meron tayong mga laws in place such as Maseda and Recto Law for buyer protection, pero kung nasa kontrata mo na yung bahay mo, kailangan mo bayaran sa banko ng kunyari 60 months. Kung hindi ka nakapagbayad ng 3 months, hihilahin na ng banko yung bahay mo. So very crucial yung 3 months na yun na kailangan mong makapagbayad kahit ano mangyari. Hindi mo pwedeng sabihin sa banko na, uy, nagka-COVID ako. Pwedeng huwag muna ako magbayad 3 months, hindi nila tatanggapin yun. So, kung hindi ka nakapagbayad ng sunod-sunod na 3 buwan, pwedeng hilahin yung bahay mo and in effect, mawawalan kayo ng tirahan, diba? So, yun yung mga bagay na iniiwasan natin kapag nagkaroon tayo ng emergency fund. Yung mga payments na dapat nating hulugan, kahit nasa times of emergency, mafufulfill pa rin natin yung mga obligasyon na yun. And kapag narimatan na kunyari yung kotse dahil hindi ka nakapagbayad, sayang naman yung mga binayad mo in the past na kunyari, naka 10 months ka na, tapos biglang hindi ka lang nakapagbayad ng konting buwan, biglang hihilahin na sa'yo yung sasakyan, wala ka ng sasakyan, sobrang sayang din nun kasi nakapagbayad ka na ng mga 10 months, tapos biglang mawawala sa'yo dahil bigla lang nagka-emergency. We also have variable and discretionary expenses, yung mga bagay na kaya naman nating i-avoid or i-lessen kung kailangan mo sila. Yung pagkain, tubig, kuryente, transport, for example, yung pagkain, hindi mo naman yan totally pwedeng i-avoid. Yung mga bagay na yan na ma-manage naman, like kunyari, huwag ka muna mag-aircon para makatipid ka sa kuryente. So, kailan yung mga instances ko
considered as emergency wherein pwede kong gamitin yung emergency fund ko. Number one, nawalan ka ng trabaho or na-layoff ka, which is medyo common ngayon sa landscape because yung mga kumpanya ay nagtatry mag-cost cutting. So, kung ikaw ay regular employee and isa lang yung source of income mo, if that one job is your bread and butter, can you afford na mawala yung job na yun? Kung natanggal ka sa trabaho ngayon, kaya mo bang i-maintain yung level of expenses nyo ng pamilya nyo? Or kung mag-isa ka, kaya mo bang i-maintain yung mga gastusin mo mag-isa? O kaya naman nag-resign ka at will. Kunyari, gusto mo naman talaga mag-resign, gusto mong lumipat ng trabaho. Siyempre, hindi mo naman makukuha kaagad yung back pay mo. And sometimes, merong 1 month na wala kang work na parang transition period between your old job and your new job. So, paano mo bubuhayin yung pamilya mo during that 1 month na hindi ka nagtatrabaho? For your new job naman, siyempre, magtatrabaho ka muna ng isang cut-off para sumahod ka ulit. So, during that transition period na wala kang kahit anong income, kailangan mong gumawa ng way para matustusan yung mga gastos ng pamilya mo or ng sarili mo. Or kung regular employee ka man pero no work, no pay, such as yung mga ahente natin ng mga lupa, ng mga bahay, ng mga insurance, kung saan kapag wala silang nabenta, wala silang kita, o kaya naman self-employed ka, paano kung isang buwan hindi ka pa nakakabenta? Paano kung nagtuloy-tuloy yun, naging 2 months, naging 3 months, na hindi ka nakakabenta, so wala kang cash inflow for 1 or 3 months, paano mo bubuhayin yung pamilya mo? O kaya naman nakabenta ka naman pero delayed yung bayad sa'yo. O kaya naman nabigyan ka ng cheque tapos tumalbog yung cheque. So basically wala kang cash inflow nun, di ba? Number 2, medical emergency. So kung kunyari na-hospital ka or na-hospital yung other family members mo, kung pwedeng wala kang insurance o kaya naman may insurance ka pero hindi naman covered, o kaya naman i-reimburse naman ng company nyo pero matatagalan bago mo ma-reimburse, dito sa medical emergencies medyo malaki. Malawak yung pwedeng range ng gastusin dito and ito yung mas madalas na nangyayari. Having an insurance doesn't spare you from creating an EF. In my opinion, kailangan mas mauna yung emergency fund bago ako mag-insurance, bago ako mag-invest. Kasi there are a lot of other emergencies out there that could happen na hindi mo naiisip ngayon. Pero pag nangyari na, hindi mo na alam yung gagawin. So yung emergency fund talaga yung pinaka-basic, pinaka-essential bago ka mag-commit sa kahit anong investment or sa kahit anong insurance for me. Number 3, calamity. Pwedeng lumindol, pwedeng bumaha, pwedeng bumagyo, which is hindi naman impossible sa infrastructure ng Pilipinas. Number 4, unexpected car and home repair. Biglang nasira yung sasakyan mo or may nabangga, may nasira sa bahay mo. Siyempre, kung sa bahay mo, kailangan mo i-maintain yung security nyo as a family. Nasira yung pinto, although mukhang maliit na bagay lang yung pinto, pero kailangan mo i-secure yan against yan sa magnanakaw. O kaya yung bubong, hindi naman pwedeng hindi mo ayusin yan kaagad kung rainy season. And also, if your car brings you to work and your work brings food to the table, necessary na iparepair mo kaagad yung sasakyan mo para rin yun sa income protection mo and sa safety and security ng family mo. So next, how much should your emergency fund be? So ang rule of thumb natin is 3 to 6 months. Tapos pwede kang pumili kung anong gusto mong base. Number 1, pwedeng modest living expenses. Number 2, pwedeng net income. Number 3, pwedeng gross income. So pili ka sa tatlong base na yan. Tapos imumultiply mo by 3 or by 4 or by 5 or by 6. Kung ano yung gusto mo. Assuming na mas malaki yung income mo compared sa expenses mo, arranged yung tatlong yan from lowest to highest. So, kung medyo gusto mo palang mag-start, try mo munang mag-ipon ng 3 months worth of your modest living expenses. Modest, yung mga essential, yung mga kailangan lang, hindi kasama yung mga manicure, pedicure, movie out, which is you're less likely to do in case of an emergency. Pero if you're feeling a little bougie, then pwede mong i-add yun. Kung gusto mong taasan, pwede mag-net income ka. Kung gusto mo pang lalong taasan, pwede ka mag-gross income. And ayun, we have a few questions here from Pauline Grace. Hi Pauline, if you're watching, idea on how to compute for monthly cost of living. Ako, I highly recommend na you track your expenses historically and prospectively. If you guys are not doing this yet, then you should. Number 1, it helps you manage your finances effectively kasi mas nagiging aware ka sa mga ginagastos mo at parang mas bumibigat yung weight ng expense kapag meron kang pagtatrakan. If you guys wanna know how I track or how I manage my finances, I will put it in the card and also in the description box down below kung curious lang naman kayo kung paano ako mag-track. But yung pagtatrack ng expenses, marami talaga siyang benefits
number one, na ma-manage mo yung finances mo better. Number two, you are more aware and more mindful sa mga future purchases mo. Number three, kapag tinatrack mo na yung expenses mo ng ilang buwan, most likely, meron ng mga paulit-ulit dyan na mga amounts. So, hindi na mahirap alamin kung magkano yung kailangan mong emergency fund kasi magkakaroon ka na niya ng base amount. Tapos nun, magpa-plus minus ka na lang. Kung mag-isa ka, mas madali lang mag-track ng expenses. Kung family, i-take into account mo yung car amortization, mga house amortization, and yung mga other overhead expenses ng family mo. I suggest na you start doing this before having a family. Ngayong mag-isa ka lang kasi mas madaling pagsabihin yung sarili mo. I-manage yung finances mo, if that makes sense. Yung cost of modest living expenses kasi, it varies from person to person. So, very subjective siya. Kailangan mo talaga siyang gawin on your own. Next from Carl. Si Carl yung may-ari ng @freshbeansmanila on Instagram and on Shopee. And kumukuha ko madalas sa kanila ng coffee beans. Ililink ko na lang down below yung shop nila if you guys want coffee beans. Sabi ni Carl, how will I know if my emergency fund is enough? Ako kasi personally feeling ko hindi enough yung 3 months kasi may mga sakit out there na hindi naman kakayanin ng 3 months worth of sahod ko. So, if you take a look at your family and your lifestyle and yung katayuan mo sa buhay, tansyahin mo rin kung meron kayong mga past history ng mga terminal illness. Kung may mga ganun, I suggest na lakihan mo yung emergency fund mo kasi hoping for the best, expecting the worst tayo dito. Yung ibang tao actually, umaabot sila ng 5 years to 10 years worth of emergency funds. Malayo pa ako dun, wala pa akong year, pero hindi ko rin sila masisisi kasi yung pagiging unemployed for more than a year was a far-fetched idea pre-pandemic, but ngayon na nandito na tayo for more than a year, marami sa atin ang walang trabaho for more than a year, so malalaman mong enough yung EF mo kung palagay ka na, may peace of mind ka na na pag may nangyari bukas, okay na ako, I'm good, napaghandaan ko na yung worst. Next from Isna, how to start? Hi Isna, if you're watching, meron ako 6 tips for you guys. Ang dami ko pang gustong i-input. Number 1, start small. So I suggest na you start with 3 months muna worth of modest living expenses. Most likely, yan yung pinakamababang EF goal kasi expenses yung base niya. Just like any goal in life, create smaller, more realistic, more manageable goals. Para na rin yun, hindi ka ma-discourage na, OMG, ang layo pa nakahabulin ko, ganyan-ganyan. Small progress is still progress and at least you're making an effort to prepare yourself for the worst, diba? Yun ang mahalaga. At least nakaka-step forward ka ng paisa-isa. So magkaning dapat mong ihulog? Yung ibang mga tao, ginagawa nila 5% of their income. So kunyari, 20,000 yung income mo, tas income yung base mo. Naghuhulog sila ng 1,000 per month, pero if you look at it that way, kung 20,000 yung monthly mo, tas kailangan mo ng 3 months, so kailangan mo ng 60,000. So kung maghuhulog ka ng 1,000 per month, matatapos ka after 60 months, which is not bad. Pero kung iisipin mo na, paano kung bukas nag-emergency na ako? Siyempre, lalakihan mo yung hulog mo dun sa parang emergency fund mo para matapos mo siya ng mas mabilis. Kung hindi mo kayang maghulog kaagad ng malaking amount, okay lang yun. Some of us have bigger responsibilities than some of us. So, naiintindihan namin yun and hindi mo naman kailangang madaliin. Pero, as much as possible, kung kaya mo siyang mabuo, ASAP, gawin mo. Number 2, prioritize. You have to treat your emergency fund as if it's a bill. So, kailangan sa utak mo mukha siyang upa. Ganun siya kahalaga dapat na pagkakuha mo ng sahod mo, dapat meron na talagang naka-earmark na amount para dun. As in, no excuses. Number 3, delayed gratification. Kailangan mong i-accumulate yung pera pang emergency fund mo habang wala pang nangyayari. Habang kaya kong gipitin and tipirin yung sarili ko ngayon, gagawin ko para in the future, kung nagka-emergency ako, kunyari medical emergency, syempre, hindi ko na kailangan tipirin at gipitin yung sarili ko. Kasi syempre, yung kalusugan natin, hindi natin dapat sa tinitipid. Yung delayed gratification requires strict and aggressive budgeting rules and it's gonna hurt at first. Kasi parang meron kang bagong hinuhulugan na malaki. Pero ang iniba nito dun sa mga hinuhulugan mo na pang sasakyan, pang bahay. Itong emergency fund na to ay para sa'yo. Ito ay liquid enough to support you in times of crisis. Hindi tulad ng sasakyan or ng bahay na syempre mahirap ibenta, mahirap i-liquidate. Itong emergency fund mo, ready to go na siya in times of emergency. Don't treat it as a liability. Treat it as an asset. Number 4, set aside all extra cash. Lahat ng extra cash na nakuha mo, mga aginaldo, mga bonus, mga unexpected money, lahat ng yan nilalagay ko sa mga long-term funds ko, such as yung emergency fund, retirement fund, future family fund, kasi yung mga perang yan, yung mga aginaldo, yung mga bonus, yung mga unexpected na nagkapera ka bigla, yun yung pera na least likely na mamimiss mo, so hindi masyadong labag sa kalooban mo na pakawalan sila, kasi hindi mo naman sila tinrabaho.
if that makes sense. Ilagay mo na kaagad dun para hindi mo na napapansin, pero napapalago mo na yung mga long-term funds mo. This is what you call pay yourself first, which is what they say the golden rule of personal finance. Kunyari, nagka-bonus ka ngayon. Imbis na gastusin mo siya sa iba't ibang klase ng gastusin, for example, gusto mo ng bagong sapatos, yung bonus mo instead napunta doon sa pangangailangan ng future self mo, which is like paying yourself first. Imbis na gastusin mo siya for shoes, ginawa mo siyang pandagdag sa fund mo for emergencies or for your future home or for retirement. Number 5 is my favorite. Create multiple streams of income. If you have a skill, a talent, a passion that can be monetized, monetize it. You can declutter your house and sell pre-loved clothes, bags, shoes, furniture. Aaliwalas pa lalo yung bahay nyo. Kung kaya mong rumakit, mag-host, kumanta, sumayaw, magturo ng gitara, magturo ng piano. So itong tip na to ay basically discard eh. Maghanap ka ng side hustles mo or ng side jobs mo. Kung wala ka maisip ng mga side jobs, meron akong mga ire-recommend sa inyo sa Reddit. Kung meron kayong Reddit, search nyo to. PH Classifieds, PH Jobs, and For Hire. O diba, napaghahalata ang tambay ng Reddit. Maraming naghahanap ng racket dito, to be honest. Hinihintay ka na lang. Kapag rumakit ka and medyo lumaguneng mga side hustles mo, pwede mo na yung gamitin pang emergency fund and pandagdag sa mga i-invest mo. And yung pera galing dun sa day job mo, yun yung para sa mga basic expenses mo. So, win-win. And number 6, compete with yourself. If for example, ang normal hulog mo sa EF mo ay 1K per month, tulad ng example natin kanina, challenge yourself na, based din dun sa tip natin kanina na track your expenses, saan ba ako pwede mag-cut down ng mga expenses ko para mag-add ako ng kahit 250 man lang dun sa emergency fund ko? Kasi kahit maliit na halaga, mahalaga yan. Every piso counts. Mukha lang yung konti pero mag-add up yan in the future. Kanyari, naabot mo na yung 3 months worth of emergency fund mo, bakit di mo gawing 4 months? Kasi you never know what will happen, diba? Continuously challenge yourself to do better, to manage your finances better, to save better. Siyempre, hindi naman na tayo pabata. Tsaka yung mga magulang natin, hindi na rin naman pabata. Next, ito yung parang most asked question dito from Rina. Hi Rina, if you're watching, where's the best place to keep emergency funds? So, sabi ni Aliana, hi Aliana, if you're watching, saan ilalagay? And then sabi ni Ate Anel, where is your emergency fund stored? Do you have one basic emergency fund or may subtopics pa siya? DM. Hello po sa inyong lahat. So where do you place or where do you keep or where do you park your emergency fund? Your emergency fund always needs to be low risk and highly liquid. Meron akong 4 na options for you guys na pagpipilian nyo, and I arranged these in order of liquidity. So, most liquid to least liquid. Starting off with number 1, cash. Cash is the most liquid asset and hindi mo na siya kailangan i-convert into cash dahil cash na siya. You can keep it somewhere in your house. Pwede mo siyang iipit sa Bible, pwede mo siyang iipit sa Advoc Buktisar Dayag. Kung medyo natatakot kang magtago ng malaking halaga sa bahay nyo kasi baka pag nalooban kayo, eh manakaw yung pera na yon. Pwede mong ibahin yung hiding place nun from time to time, just like what Phil did sa Modern Family. Yes, even the Dunphy family had an emergency fund. Pero yun, you can keep it cash para kapag may nangyaring emergency, you're already good to go. Hindi mo na kailangan mag-withdraw. Number 2, traditional banks such as BPI, BDO, Metrobank, Security Bank, Union Bank. Meron pa ba? You get the point. Save naman yung pera nyo doon, but ang tanging tip ko lang is make sure it's not your go-to bank account or your go-to bank or your payroll account na lagi mo tinatanaw. Some people can manage na same bank, different account. Pero ako personally, hindi ko yun kaya kasi ang motto ko ay out of sight, out of mind. So, kailangan na sa ibang bank ko talaga siya. Kumbaga, pag nakita ko yung wallet ko, iba yung kulay niya. Kapag nasa phone ko, iba yung app niya. And yung app ng emergency fund pwede kong itago sa isang folder na hindi ko makikita. Ganun. Kasi in the long run, kapag lumaki na yung emergency fund mo, matetempt ka na niyan na gastusin siya. So, out of sight, out of mind, papangunahan mo na yung sarili mo na hindi mo to dapat gastusin. Parang precautionary measures ba? Iba yung kulay ng card, iba yung app. Least likely ka talaga na buksan yung app na yon. Number 3, digital banks such as ING, CIMB, Tonic. For those of you na nanghihinayang sa 0.125% interest per annum ng mga traditional banks, I highly suggest na you go for a digital bank. They are also insured by the PDIC and regulated by the BSP. I highly recommend talaga digital banks. Kasi kung kunyari, medyo patapos ka na sa emergency fund mo, medyo malaking amount na yan. And kung iniwan mo yan sa traditional bank kung saan 0.125% ang interest, talong-talo ka pa sa inflation kasi last time I check ata mga 4.5%
na yung inflation. So, yung mga digital banks, ang pinakamataas na nag-o-offer right now as of filming is 4%. So, medyo talo pa ako nun kasi inflation 4.5, digital banks 4%. Medyo talo pa ako nun. But 0.125 versus 4, syempre dun ako sa 4, diba? Ako personally, I have 1 month worth of emergency funds ING. 1 month lang yung nilagay ko dun. Because out of all the physical debit cards ng mga digital banks that I own, yung ING yung pinaka-reliable. Gusto ko sanang ilagay siya sa CIMB kasi 4% yung interest. Pero sa ING, 2.5% interest lang. Pero nabasa ko kasi sa Reddit yung mga reviews nila. Yung CIMB physical debit card daw, madalas nagkaka-aberya. Tapos pag ginagamit nila sa ATM and sa grocery, sa mga POS, hindi daw gumagana. So parang hit or miss siya. And ayoko yun mangyari in case of an emergency. Siyempre, pag nasa emergency ka, gusto mo yung pinakamalapit na ATM. Pagpunta mo doon, makakakuha ka na ng pera, di ba? Hindi yung palipat-lipat ka pa ng ATM kasi ayaw gumana na itong certain ATM na ko. So, nilagay ko na lang siya sa ING kahit na mas mababa yung interest niya kasi yung ING, magandang reviews and nakaka-withdraw naman sila. Gagamit nila sa mga POS at sa mga grocery. And then, yung 2 plus months worth ko of emergency fund ay nasa Tonic. Tonic currently doesn't have a physical debit card yet as of filming, pero nagtanong ako sa Viber nila kahapon. Baka raw next month ma-roll out na yon. So, dun sa mga naghihintay ng Tonic video ko, hihintayin ko muna yung physical debit card and bibigyan daw nila ng free Tonic Lighthouse Keeper shirt yung mga unang nakapasok sa Tonic. So, hinihintay ko yung debit card at saka yung t-shirt para bonggang-bongga yung video ko. So, ayun, yung 2 plus months worth ko of emergency fund ay nasa Tonic kasi sa Tonic 4%, yung mga stash nila doon. Yung Tonic naman kasi ay InstaPay, so in a matter of seconds, kaya kong ilipat yung Tonic money ko to GCash or to BPI. So, instant makukuha ko yung pera and kapag nandun na sila sa GCash and sa BPI, pwede ko na silang i-withdraw using GCash card and BPI na card. Gusto ko nilalagay sila doon sa mga madaling i-withdraw, pero gusto ko rin na medyo nabibit ko yung inflation and ayoko ng 0.125% kasi pag malaking amount na yun, gugustuhin mo rin na lumago siya kasi kapag tumagal, hindi mo mapapansin, malaki rin yung ambag ng interest dun sa emergency fund mo kasi nagko-compound. Yun yung order of usage ko. Una kong gagamitin yung ING, tapos yung Tonic kapag nagkulang na yung nasa ING. And number 4, low risk investments. These are your money market funds, mutual funds, UITF, unit investment trust fund, pwede rin time deposit. Sa Tonic, merong time deposit na pag nilagay mo doon ng 6 months, magkakaroon kang 6% interest. So, lamang na lamang ka na niyan sa 4.5% na inflation. Ang mahirap lang doon, paano kung nagkaroon ng emergency, tas nasa time deposit pa yung pera mo, diba? Siyempre, hindi mo naman masasabi kung in the next 6 months, walang mangyayari sa'yo. Itong mga low risk investments na ito, ito yung pinaka least likely na i-recommend ko kasi hindi sila pwedeng kunin on demand. Makukuha mo yung cash in like 3 to 4 banking days. In my experience, 4 banking days bago ko nakuha yung money form na yung mga investments ko. In case of an emergency, kung emergency talaga siya, syempre hindi naman siya makakapaghintay ng 4 na araw, di ba? Pero kung risk taker ka, pwede mo ring ilagay muna to sa mga low risk investments kasi para mabit mo yung inflation and para at least nag-grow pa yung emergency fund mo. So just to clarify, ano, basically your emergency fund is not an investment and the liquider the better. Hindi ito nilalagay sa stocks, sa long-term bonds, sa crypto or other volatile investment products kasi nabibit noon yung essence ng pagiging emergency fund niya kasi kailangan available siya to you ASAP when an emergency comes. Kung ako tatanungin, syempre mas okay na mag-invest ka ng mas maaga pero in my opinion, mas importante yung emergency fund. Ang tip ko lang, small progress is still progress and huwag ka masyadong ma-FOMO or ma-fear of missing out sa mga peers mo na ang dami ng stocks, ang dami ng holdings, ang dami na nilang crypto kasi ano lang tayo dito at your own pace and tutukan mo lang yung emergency fund mo and you will thank yourself later. Kung medyo malaki-laki na yung emergency fund mo, pwede mo nang ikalat sila. Pwede yung may konti in the form of cash sa bahay mo, tas may konti sa digital bank, may konti sa low-risk investment. And remember na use it only during the instances na sinabi ko kanina, yung 4, yung unemployment, medical calamity, unexpected repairs. Yung 4 na yun lang yung mga instances na pwede mo siyang galawin. Hindi mo ito pwedeng galawin sa ibang sponti na mga bagay. For example, pupunta dito yung Blackpink. Alam naman natin mga blink na emergency yun.
pag nag-release sila ng tickets, short notice lang. Kailangan may pera ka agad. Tapos paunahan po sa tickets, di ba? Pero hindi ito yung emergency na yun. Kailangan mo gumawa ng separate fund for that if you wanna go to that concert. And kunyari, meron kayong mga sponty travel, sponty vacation, may biglang nag-sale na gadget na matagal mo nang gusto, gusto mo mag-sponty shopping kasi malungkot ka, hindi ito for that purpose. Because itong emergency fund ay para lang sa matter of life and death. Kailangan mo rin yun i-take into consideration kasi kapag kumurot ka sa emergency fund mo, kailangan mo yun ibalik. Lahat ng kukuhanin mo doon, kailangan mo i-replenish ulit. So I advise na kung meron kayong mga pinaghahandaan na kunyari, ay baka dumating yung Blackpink dito, kailangan mo gumawa talaga ng fund for that. Kailangan hiwalay siya sa emergency fund mo. Yun yung essence nung nakahiwalay yung emergency fund as a bank account. And last from Aliana. Hi Aliana, if you're watching, na-appreciate ko na ang dami-dami mong tanong. What if your expenses change every year? Do you need to adjust your EF goal? Saving for it will not end? Yes, if your expenses change every year, you need to update your emergency fund. Kasi yung emergency fund mo, it has to keep up with your current lifestyle. Mali naman na kunyari may pamilya ka na, pero yung emergency fund mo yung nung dalaga ka pala. Diba? Paano mo nun matutustusan yung mga kailangan? So, kapag nagkaroon ng mga bagong obligasyon na kailangan bayaran, kailangan mo siyang i-update. Saving for it will not end. Well, it can end whenever you want it to. But essentially for me, kapag nasimulan mo na kasi yung habit na nagsisave ka for it, parang hindi mo na siya matigilan. At any point kasi pwedeng may mangyari and yun nga, hindi ka na pabata. And yung parents mo, patanda ng patanda, mas dumadami yung pwedeng dumapo na sakit. Parang nabasa ko nga somewhere na yung COVID bill nila umabot ng 1M. Eh sis, napakalayo ko pa sa 1M na emergency fund. So, feeling ko ako, hindi ako matatapos ever sa emergency fund ko. I mean, merong point na magiging at peace ka na sa emergency fund mo. Pero there are some days na biglang, hala, paano pag nangyari to sa amin? Alam mo yun? Hoping for the best, expecting the worst. So, parating nag-a-adjust si EF sa akin kasi maraming pwedeng mangyari. And I guess for a lot of you, you feel the same way kasi there's this certain uncertainty during this pandemic na paano kung kailang i-intubate yung magulang natin, for example. Can end whenever you want it to kasi ayun nga, lahat tayo ay may iba't ibang responsibilidad and hindi naman lahat tayo ay makakapagbuo kaagad. Ang tip ko ay hanggat kaya mo siyang hulugan, hanggat kaya mo siyang dagdagan, abang wala pa nangyayaring emergency, I highly suggest na you continue doing it even after completing 6 months kasi you never know what will happen. Itong pera na to naman, hindi naman to napupunta sa ibang tao, hindi mo to pinambabayad ng gastusin, hindi naman to napupunta sa business tycoon. In essence, itong pera na to ay sa'yo lang din naman. So, in the end, ikaw rin ang magbe-benefit nito. Dapat hindi siya labag sa kalooban mo na gawin kasi hindi siya gastusin. Alam mo yun? Pampamaintain din to ng net worth kapag nagko-compute ka ng net worth every end of the month or every end of the year. Ayun nga yung sinasabi ko kanina na it's gonna hurt at first kasi gano'n naman sa lahat ng bagay na sinisimulan natin. Mahirap mag-adjust sa una pero pag nakasanayan mo na okay na and itong mga bagay na ganito like yung emergency fund, yung mga tipo ng mga discomfort na dapat tinitiis natin kasi para sa atin din to and tayo rin ang magbe-benefit nito in the future. So ayun, huwag kayong matatakot sa konting discomfort kasi parte yun ng buhay. If you guys wanna know how I manage my finances, that's this video right here. And if you guys want more personal finance videos from me, that's this playlist right here. I really, really hope that this video helped you out. And if it did, don't forget to give it a like. Comment down below if you guys have any more video suggestions. Although, ang dami ko ng utang sa inyo, pero binabasa ko yung pinaka most requested. Don't forget to subscribe and click the notification bell so that you get notified when I post a new video. And I will see you on my next one. Bye! Hasn't anybody told you?